Ayun, hello guys! God bless! Good morning! Ayan, nandito na tayo ulit sa harapan ng Panginoon. Ayan guys, good morning sa inyong lahat guys. Salamat sa Panginoon. Ayan, nagbihis lang ako guys. Ayan, ang ganda namit ko. Oh, wow. Chanel. Oh. Siya na yun, Nel. Ayan. Hello guys, God bless, good morning sa inyong lahat. Kamusta kayo? Hi, hello. Ayun. Hello. Kaway-kaway, mga tuto, mga inday. Ayan, mga pinalangga ko na mga nanonood at nakikinig. Salamat sa inyong lahat. Ayan. Ayun na, kayong ating verse of the day. Nababasahin ni Jo, praise God. Filipos 2 verse 3 hanggang 10. Sige, basahin mo na isa-isa lang siguro. Verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Yes. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Yes. Ayun, guys. Bilang ano, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansarili. Pansariling layunin o pagyayabang, o diba? Kasi hindi rin naman talaga lalago yun pagkagayon. Tulad nitong ginawa natin, guys. Napakadami ditong nang iitsus na... Pero hindi kami tumigil. Isipin mo yun. 34,000 yung tapos na nanood ay sobrang dami. Million-million. O, kasi hindi naman tayo... Ang Lord kasi hindi naman nakatingin doon sa madami o sa kaunti. Sa puso siya nakatingin. Praise God. Ayan dito sa ating binasa. Magpakumaba daw, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Amen. Di ba ganun si Jesus, mga kapatid? Tinuring tayong ginto, sabi nga sa kanyang mga salita. Ayun. Sige na, 4 and 5. Verse 4 and 5. Pagpalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Amen. Ayun guys, ito yung layunin ng ating pag-aaral ng salita ng Lord at pagbabasa nito. Kailangan nating pagmalasakitan yung iba. Ayan, di ba sa prayer, guys? Hindi lang yung dati. Pag nagpe-pray, ako aminin ko sa akin sarili, guys. Pag nanalangin ako dati, sarili ko lang. Yung mga mahal ko lang sa buhay. Minsan nga, pagalit ako sa akin, nanalangin ko pa yung madapa dyan sa kung saan. Ganun tayo manalangin pag tayo, hindi pa kumilala sa Lord. O, di ba? Ang ganda na panalangin natin noon. Minsan nabalik, tapos ikaw ang nasungaba pala. Ayun, guys. Kaya, lahat ng itong ating pakikinig ay... May natutunan tayo at may pamuhay natin. Kaya ang sarap na ng buhay natin ngayon. O saya-saya. Iba yung pamumuhay natin noon na hindi pa natin tinanggap ang Panginoon. Kaysa ngayon na tinanggap na natin siya. Ang tunay nating kayamanan. Ang tunay nating Ama. Na nagbigay sa atin ng buhay na masagana. Praise God. Ay kung hindi pa naman masagana ang buhay. Di tuloy lang ang trabaho at pananalig at manalangin din naman. Amen? Kasi hindi naman lang... nakikinig, eh, masagana talaga. O, malaga buhay. O, sikap-sikap din. Galaw-galaw para umunlad ang buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pagmalaskitan daw. Pagsikapan. O, diba? Pagmalaskitan ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Amen. Praise God. Naway magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ayun ang layunin ng pagbabasa natin at pag-aaral ng salita ng Lord. Ang mga pagpakinig natin, mga kapatid. Kaya, salamat sa inyong lahat. At lahat ng ginagawa nating pagpakinig ay may pakinabang tayo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kailangan magroon tayo ng kaisipan daw na tulad kay Kristo Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayun, sunod na verse natin na ay 6 to 7. Verse 6 and 7. Yes. Itaglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Amen. Halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Mm-hmm. Ipinanganak siya bilang tao. Ayun, kahit nataglay niya, oo nga, di ba? Napakabuti ng Lord. Ang pinaturo sa atin dito ay magpakumbaba. Kasi na si Jesus nga ay siya'y anak ng Diyos, makapangyarihan siya, pero nagpakumbaba siya. Ito ang buod ng pag-aaral natin lagi ng salita ng Lord. Pero huwag naman natin hayaan, tapak-tapakan tayo. Kailangan sacrifice wisely. Okay, may English yun. Huwag puro katangahan. Ayun, naidagdag ko pa talaga yun. Oo nga guys, hindi pwedeng nagsakripisyo ka, puro lang naman pala kamangmangan. Kailangan ang sakripisyo natin ay may pakinabang sa atin at may pakinabang ang ating mamahal sa buhay. Hindi puro daw kaingutan. Ayun yun guys, praise God. Yun bang, nagsakripisyo ka pero sa kabutihan, hindi nagsakripisyo ka sa kasamaan pala. Sacrifice wisely. Wow, marunong ako mag-English, guys. Thank you, Lord. O, di ba? Ang saya ng buhay.
Kaya purihin si Yahweh sa bawat araw, sabi. Dito sa 7, salip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Amen. At mamuhay na isang alipin. Ayan, di ba nga, naging alipin talaga ang Lord dito ng mga taong mga humuhang. Tayo din man dati, kasi inalipin tayo. Ay, kunyari, yung asawa mo, yung mahal mo, halos inalipin ka na, binubusap. Baka martyr ka pa din. O ngayon, natauhan na tayo. Pinalaya ako ng Lord, baka akong magpalipin sa'yo. Imbis na tadyakan mo, lumayo ka na lang at nanalig sa Lord. O di, ang sarap ang buhay. Ngayon lang yun. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Verse 8 na. Verse 8. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Yeah. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Oo, di ba guys? Grabe. Grabe ka masunurin ang Lord. At yung pagsunod niya na yun, pag kinilala natin, at sinunda natin yung maging mind character, mind of Christ character natin, maging katulad kay Jesus. Di ba? Grabe, naging masunurin siya kahit hanggang sa kamatayan, kaya ang kamatayan nga para lang tayo ay maturuan. Na maging katulad niya mag-isip at ang malasakit sa kapwa na higit sa ating sarili. Praise God, thank you Jesus. Ayun, kung alam na natin ang salita ng Lord, maging mahabagin tayo, huwag tayong mapanghusga, huwag tayong mapagmalinis. Kasi pag, balikan ko lang to guys, pagka ang layunin ng natin ay dito sa 3, na kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Ayun guys, pag ganun tayo mag-isip, ay tunay na maglingkod tayo ng Diyos. Pero pagka iniisip natin, kasi nasingit ko lang guys, kasi mayroon mga paglingkod na ng Lord, taas ang tingin sa sarili, tapos grabe makahusga at makahatol. Nakakalungkot guys pag ganun. Kasi naranasan ko yun guys, ako yung umangat-angat na lamang at baka ako mahawat ako nga ay mahatulan. Ayun guys, salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Oh, sabi, magtiisan daw, magtiisan. Ay, puro kasungaan yun. Eh, kailangan ay wisely yung pagtitiis natin. Amen. Kaya purihin si Yahweh. Ayun, nagtiis siya hanggang kamatayan. O di ba guys, napakabuti ng Lord. Kaya focus tayo dun sa ginawa ni Jesus. Kung paanong lagi yung mga mensahe natin, focus tayo sa makipot na pintuan. Laging si Jesus ang ating pinagsimulan at pinagtapusan. Kaya purihin si Yahweh. Amen. Thank you, Lord. Ayun, sunod na verse na. Verse 9. Nasaan na yun? 9. Okay. Hanggang 10. Okay. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Yes. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Wow! Ayun guys, huwag natin antayin na doon tayo sa ilalim ng lupa bago pa sumigaw yung si Mayaman. Yung pang-espiritu na kasi yun guys, lagi na papasama yun. Kasi yun naman talaga ang dapat natin iwasan. Mabait yung Mayaman, guys, doon sa Lucas 16:21-31. Kung hindi pa siya napunta sa impyerno, hindi pa siya bumait, ay huli na. Kaya ito din yung buod ng kwento na to, guys. Kailangan nating mag-isip-isip at huwag mga tayo mahaling doon sa binasa na Philippians 2 verse 3, gumawa para lang sa pansariling layunin at pagyayabang, ay delikado tayo. Ayun nga guys, sabi dito sa binasa ni Joe, dahil dito ay lubusang itinaas ng Diyos, si Jesus. Kasi pag mataas ang Panginoon sa ating buhay, itataas din niya tayo. Pero pag sa baba ang Panginoon, siyempre hilahin ka pababa, bagsak ng bagsak. Kaya kailangan lagi tayong down to earth, lagi na sa floor. Ayun. Floor. Oo, si floor ba? Ayang, nakatapak ang paa sa lupa. Oo, laging nakatapak ang paa sa lupa. Di ba may mga pangalan na ganun? Grabe ka down to earth. Kaya pag alis mo dito sa daigdig na to, diretso ka sa langit kasi lagi ka nakatapak sa lupa. Pero pag nakaangat ka, babagsak sa impyerno, o di ba? Salamat sa Panginoon sa mga salitang ito. Hallelujah. Binigyan ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. O di ba? Yung pangalan ni Jesus, nakakapagligtas. Sabi nga doon sa Kawikaan 18 verse 10, di ba? Ang pangalan ni Jesus ay sandalan ng mga taong maliligtas. Ayan, kaya in the name of Jesus, di ba, nagre-rebuke tayo. Tapos rebuke ka ng rebuke kung sarili mo pala ang dapat mo rebukein. Kaya ayun, ang buod din ng kwento nito guys, maging mapagpagumbaba tayo sa harapan ng Lord. Yung sarili natin ating bantayan. Di ba guys, alam nyo yun. Alam natin yung malalaki na tayo. Ayun, sabi pa rin dito sa verse 10, sa ganun daw, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magpupuri sa lahat. Ang lahat
nang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ayun, guys. Siyempre, sa totoong ano naman ito, yung mga pananim, yung mga nasa ilalim ng lupa, lahat sila nagpupuri kasi lahat nga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Lord. Amen? At sa totoong buhay naman, ay huwag naman natin antayin na doon tayo sa ilalim ng lupa. Saka tayo sigaw na sigaw kay Abraham. Kasi, wala na yun. Huwag na, nasa itaas pa lang tayo ng lupa, guys. Parang nakakatawa, pero hindi naman siya joke. Ano? Sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay lahat ay luluhod, magpupuri ang lahat sa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. O, pag nanuk na sa ilalim ng lupa, tapos na yun. O, kaya itong ginagawa natin, guys, kasi nasa taas pa tayo ng lupa, may magagawa pa tayo, magpuri na tayo. At magpasalamat sa Lord. Kilalanin na natin yung maginawaan niya at yung maginagawa natin para sa kanyang kapurihan. Ayan. Ito nga, guys, yung ating maginagawa, lahat ay papuri sa Panginoon kasi nga, siya naman lahat ang gumawa, siya nag-guide sa atin. Siya nagbigay sa atin ng buhay, siya nagbigay sa atin ng mga cute-cute na ilong. O ayan, hindi ba, yung ilong ko. At ayan yung asset ko, guys. Bihira lang mayroon, ako lang yata mayroon yan. Ay kung maliit nga, nakatingala, di lalo naman hindi maganda yun na, guys. Lahat ng gabok isimot. Pag umulan. Kaya, oo. Eh, pag umulan, ambun pa lang, lunod ka na. Kung nakatingala, ano, guys. O, di ba? Joke pa din yon. Ayun, guys. Sabi nga, sinong sabi sa akin? Kaya daw mahaba ang buhay kasi ano daw, ang dami daw, oxygen na nalalangnap. Tapos, guys, pag magpaspas lang ng mga gabok dyan, ako'y hatching na hatching, paano nga lahat ay nashoot? Ay, kung nakatingala pa yan, eh, di lalo na. Tawa kayo, guys. Sige, tawanan niyo ako, guys. Hallelujah. Sabi ko nga doon sa isang kapatid kay Ate Bing. Hello, Ate Bing. Yung kamari kong maganda. Ay, ano? Sige, bakit, Mari? Yung ilong, pareho mamatangos ang ilong natin. Ayun nga lang sa'yo ay pataas. Yung sa akin palapad. Ayun, guys. Ang saya ng buhay. Boy, proud ako dyan sa ilong ko. Ako lang mayroon yan. Kaya, dapat kang masaya. Hallelujah. Ayun. Ayun nga, guys, sa ilalim daw ng lupa, magpupuri, di ba, yung mga pananim, may laman na, mga kunyari, yung mga gabi, yung mga root crop, nagpupuri sila sa Lord. O, lumalaki sila, pinapalaki din sila ng Panginoon kasi nga, para tayo ay may chichibugin, di ba? Chichibugin. Lahat ay para sa ating kapakinabangan. Kapakinabangan. O, sabi ko na sa iyo, mga kapatid, eh, hindi talaga ako marunong magbasa. Naturuan ako lagi ng anak ko. Kaya ang saya-saya, ayun guys. Kailangan yung ating kaisipan maging katulad ni Jesus. Hebrews na. Okay. Focus tayo sa Panginoon. Hebreo 12 verse 2 hanggang 4. Praise God. 2? 2 hanggang 4. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa yes. Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya. Amen. Mula simula hanggang katapusan. Yes. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Amen. At ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Oh, ayun guys, ayun din sa binasa, Hebreo 12 verse 2 hanggang 4 guys. Ito kasi yung pag-aaral natin, parang pasil lang to na kunwari, pagka napag-interesan mong hanapin, basahin yung buong tawag dito, Hebrews 12. Buong ayun, chapter. Oo, buong chapter, matuntun mo doon na, ay, yung basta lahat guys, yung itong ano natin, puzzle lang to, kailangan mo hanapin doon sa, di ba, parang magawa, naglalaro ka ng Farmville, magtatanim ka ng strawberry halimbawa, o, kikita ka ng milyon-milyon, o, gayon yun. Tapos may kalaro ka na bibisitahin yung tanim mo bago bibigyan ka ng abono, parang ganun. O, di ba? Kumita ka ng milyon-milyon sa wala. Pero masaya, guys, kasi nalibang ka din naman. Kaya, purihin si Yahweh. Amen? Verse 3 na. Verse 3, isip-isipin ninyo kung gaano yes. Tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Wow. O, di ba, guys? Ay, naiiyak na naman ako dito. Iiyak na naman siya. Kasi nga, iiyak na yung ilong mo po. Isip-isipin natin, mga kapatid. Grabe, ang tiniis ng Lord. Kaya, focus tayo sa Kanya. Sa ating sarili, wala tayong ipagmalaki. Naku po, Panginoon ko. Para tayong mga palaka. Wala tayong lakas na, ay, malakas gumawa ng kasamaan na tayo din naman napapahamak. Pero dahil sa pag-isip-isip natin pagbasa nitong salita ng Lord na, ay grabe, grabe yung pag-uusig. Same doon ang kasamukha sa Ginoo. Diba doon sa Isaiah 50 verse 6, at saka marami yung mga ano niyan dito sa Matthew, yung malapit na siyang ipako sa cross, dinuduraan sa samukha. Huwag naman mangyari yun, guys. Ipatyanay na yan. Pag-aaduraan sa mukha. Ay, huwag naman po. Lagi hiniling ko yun, mga kapatid. Huwag naman po. Kasi hindi ko nakakayanin yun.
Kaya ayun, hindi naman nangyayari yung mga hindi natin kaya, kaya purihin ang Panginoon. Pero ang paano isipin mo yun? Natiis niya kasi mahal na mahal tayo ng Lord. Doon lang tayo umabit, mga kapatid. Gaano man tayo inaapi ng ating kapwa, tingnan natin kung anong ginawa ng Panginoon para sa atin, dahil mahal na mahal na tayo. Kaya huwag na rin tayo magtanim ng galit, guys, kasi nakaka-ano din yung galit. Nakakamatay din yan sa sarili. Kaya dahil maganda tayo, laban enjoy lang sa buhay. Laban lang. Kasama natin ang Lord, siya kay paglaban para sa atin. Amen? At yun namang mga kampun ni Satanas na gusto tayong agawan o anuman, ay, ipasa Diyos na lang rin natin yan kasi nga, marahil siguro dati naman, ganyan din naman tayo. Huwag tayong piling. Hallelujah. Kaya, ayun, salamat sa Panginoon. Verse 3 yun, maisip-isipin daw natin. Hallelujah. Verse 4. Verse 4. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Yes, ayun, di ba? Si Jesus yung lumaban sa makasalanan nating buhay. Hindi pa man dumanak ng dugo yung ating ano. Minsan nagdurugo din man puso natin, guys. Ano? Pero si Jesus talagang duguan sa isip-isip mo yun kung ano nga naman tiniis niya. Para huwag daw man lupay-pay ang ating mga puso sa paglaban sa kasalanan. Eh, niwala nga siyang kasalanan. Tayo nga itong mga makasalanan, mga kapatid. Kaya, salamat sa Panginoon. Ako'y napuspos na naman dito. Salamat, Lord. Kaya, focus tayo sa Panginoon, mga kapatid. Huwag nating baliwalayin at sayangin. Eh, ito lagi yung buod ng pag-aaral natin, guys. Gusto ko nga maglupasay dyan sa sahig para maparangalan natin yung Panginoon at mapakinabangan natin, maging maligaya yung buhay natin. Huwag natin antayin na papunta doon sa ilalim ng lupa. Kahit yung mga mahal natin sa buhay, pag doon na sa ilalim ng lupa, kahit anong lupasay natin, hindi na yan makabalik at hindi na yan makatanggap sa Lord. Diretso na sa impyerno, sabi nga doon sa ating mga binasa. Kaya kailangan nating, pag narinig natin ito, share din naman natin. Itong Biblia, saksi natin ang salita niya at siya ay isa na saksi natin, kasama natin para maprangalan siya. At lahat naman ng ito ay tayo maginabang, hindi naman kung sino. Kaya, hindi pa daw humantong sa pagdanak ng dugo yung atin pinagtiisan. Kaya, dahil maganda tayo, laban lang. Alam mo guys, dati pag umiyak, naglulupasay ako na din sa sama ng loob at sa galit. Pero ngayon naglulupasay ako sa kaligayahan. Kasi grabe yung mga ginawa ng Lord sa buhay natin. Salamat sa Panginoon. Kailangan lang natin matuntun yung cross na pinasaan ni Jesus para huwag masayang, para huwag tayong pumunta sila yung mga lupa, doon tayo magpuri-puri, tatawag tayo kay Abraham, ay wala na. Patay na, wala ng pag-asa. Kaya habang buhay, may pag-asa. Biblical pala yun. Di ba yung mayaman doon guys sa ano, italakayin nga natin yun lang talaga ang pag-usapan. Yes, God. Ayun guys, balik na tayo doon sa ano guys, andyan pa ba kayo? Ay, napipigil ko yung luha ko guys, pero yung uhog ay natulo. Ayun guys, thank you Lord. Ganito talaga ako guys, may pagkabuang talaga ako. Ang bilis kong matuwa, ang bilis kong maiyak, pero mabait ako guys. Oo, salamat sa Panginoon. Ayun, praise God. Thank you Jesus. Ayun guys, babalik na tayo sa ating pinagsimula. Naway may natunan tayo dito. Hindi ito nakakatuwa ang Panginoon pagka napalala sa yung mga ginawa niya, mapupuspos ka. Gusto mo maglupasay? Praise God. Thank you Jesus. Ayun guys. Ayun na, kusahin na natin. Philippians 2:8. Philippians 2:8 tayo magtatapos. Praise God. Nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ayun guys, grabe yung pagsunod ng Panginoon. Nung siya nagkatawang tao, ibig lang sabihin dito, tayo kung tayo tunay na tao, sumunod tayo sa Panginoon. Huwag tayo sumunod kahit kanino. O minsan, di ba, yung maksamahan mo, akala mo ay lingkod ng Lord, tapos ihusga sa natulan ka. Huwag na rin tayo mag-isip ng kung ano, basta tayo ay kilos pa rin ng Lord yun para tayo patatagin. Kasi ang ibig nga niya sabihin, huwag tayo asa kahit kanino. Umasa tayo sa Panginoon una sa lahat at magpakatatag din naman tayo sa ating mga sarili. Amen? Amen po pa, guys. Amen. Pag hindi ka pa naman naduduraan sa buha, iyaam na. Yung salita lang din naman, oh. Hindi sabihin mo, I love you too, I miss you too. Ayan guys, God bless, good morning! Bye! Bye.